Ako, ang pawis ko talaga ilayin muli. Hindi na niya sabi ko. Sabi siguro niya ako ni Alvin, nawawa naman to, tinampawis na pawis. Nakakuro talaga ako ng makapal. Kulay pula. Iyo. Sabi ni Martin, Ma, huwag ka na mag-cellphone, matutulog na ako, bahala ka dyan. Sabi ko, eh, gabos ng ilaw mi, bukas at hindi sa may teres, bukas sa kwarto, bukas sa sala, bukas sa kusina, bukas sa, basta lahat bukas. Sa teres na magbukas. Ang dilim-dilim, di pag nakahiling ko nakaputay, muraga na. Pero nga akong piyo, picture si Eric ko sa ano ba kanya, ako mag-serip. Ako yata kakong mahipatay dito sa consumption na makita ko. Tragis na. Hindi niya akong paan dyan ta. Ang pagkagadan sa atin kayo sa bandang. Oo. Na, ano ba? Pagpakararay sa mga ulilat, suriras, suman. Kasubanggi nga ne, nangyaw kami din dito. Nagpaparong kambeta dahin tap. Yun ang pigbubulong ni Marvin. Ay, ni Marianne. Ito. Sabi ni Maricris, Ma, amoy betadine na. Natakot lugod tuloy ako. Tapos sabi man ni Ago, kasubanggi ngayon, tiya, may naglalakaw-lakaw ngayon dyan. Anino ko ngayon nakahiling? Sabi, dahil panatapos ako rin taliyas, yan sa may paraspasa. Hey, saan? Sa may bubong daw, sa may ano, dyan sa may tuluan ng tubig. Ha? Paano mo nalaman? Sabi daw. Talaga. Baka yung butterfly. Tapos may paro-paro digde. Ayaw, niya ang daan dyan, naguruhang gilid. Sarado ko naman mabintana. Garip, pag maihi pati ako pigpipigil ko, ihina ko daw makatayo. A Rinola ka? Ang tagal ka ako ng umaga. Magalagay si Rinola, hindi si Balde. Lalo, aalis na si Maricris sa Lunes. O di kami na lang dito. Kaya magbagal ka, so Rinola ay si Balde, daraw mo na sa Laaw. Sarong kwarto sa nakamaw. Si Marvin, hindi, si Marvin. May ilaw kami sa higdaan. Diyan. Diba sa luwan? Tapos, sabi ko, baka niya ako sa may pintuan kang kwarto niya, ang nakatindog, muraga na. At, asawa mo yun eh. Habo ko nga nang magbangge. Nabuli ni ipo niya. Siyempre, tama karaturog ang tao, di akong kaeriba. Ano, matindog pa ako at ang bungog, binaada daw sa mga naghihiriro dyan. Ay, nako. Mate, lagay mo ketchup yung ano, pampahid niya. Kamusta na sa rarong kwarto? Hindi, si Marvin tsaka si Marianne doon sa kabila. Matapang sila eh. Oo, pakalibing lang. Doon silang dalawa eh. Kaming tatlo, si Maricris, ako, si Martin, dururog kami. Sabi ni Maricris, nagsiksik nga ako, baka tumabi dito sa akin. Sa gilid nga ako ng dingding. Eh, nung pangalawang gabi, nag-aircon ako. Sabi ko, para hindi ko marinig. Sabi mga tabo, kahit na sarado ang pinto din nyo yan, papasok pa rin yan. Muraga na nga ako. Takot ako. Sabi nila, nandyan lang yan. Nagmamasid lang yan. Ma, kuya, yun, andyan mananggana dahil pa natapusan. Oo.
Tapos sabi ko, aram yaman niya ako nung dinala siya nung gabi na nasa kabaong na siya. Sinabihan ko siya na, Alvin, huwag akong tatakutin. Alam mo naman na takot ako. Pagkwaring dali yan, tumamangga mo sa ano? Sa Ed. Sa Ed. Eh, papunta kami sa Aga duman. Okay, di ba? Oo. Eh, kaya bukas punta kami doon. Kasi nga, mag, yung mag-aalaga daw doon, bayad daw bulan-bulan, 250. Kasi so Bermuda, taga ano siya, taga gupit, taga dilig ng Bermuda. Kasi, oo, kasi yung kay nanay, ano yon, tatlo. Ang bayad niya daw, 1,006. Sabi niya sa akin, Gina naman, sabi niya, may mga trabaho na yung mga anak mo, mag, may pensyong kaman ililipat mo, siguro kaya mo mambayaran yung 250 pesos. Eh, sabi ko, wala mang problema, sabi ko kay Chris, bayaran mo naman, Chris. Sabi man ni Chris, bayaran ko kahit nakalahating buwan ngayon, bayaran ko na. Yun. May bayad pala. Oo, 250 daw ang isang bulan. Okay. Kaya sabi ko kay Marie Chris, ikaw naman ang nag-ano, ikaw, okay naman. Sabi ko, di naman nagpahirap si Alvin dahil marami, ang dami nag-abulis ako. Nag, ang pinaka... mga 1,000, 500, basta may 3,000, may 2,000, ata iyo, siguro ko. Ibaga, then di ako na problema ng ano, di ako na problema ng pagpalubong. Then ma'am kami pinabaya ni Alvin. Pinabaya ng kawa? Hmm. Din na kahit di man nagpasaway. Sabi ni Manoy, Maray, anto si Ilam, Permin, Papa Eriba, ibayaan na natin. Sabi ni Manoy. Sana ba sana ngayon kung bakong kuyan ngayao? Magyan, patang kaya ka. Sabi man ni Marvin, Marvin ni Manoy, at aman niya, tiya, aga mo man niya pinalubong si Tiyo. At niya ako, ano man ka akong gibong kupakan? Meron man nagtungit, yung last night, yung huling gabi dalawang na. Dalawang gabi? Dalawang gabi. Yun. Pwede na yun. Sabi ko, alam na ni Alvin yun. At saka ano yun, binulungan ko man yun na, sabi ko, kung pagod ka na, magpahinga ka na. Yung rabaga, sabi niya sa ko, nagganon lang siya, nagsagot, akala ko, ano lang siya, hindi man siya, nakita ko nga. Pero nung nakita ko, siguro yung huli ng boses niya, yung, ay yung naghinga siya, yung huli na, yung parang maluway na. Ganun na. Pero, nagluwas ako, nagluwas ako, tapos pagbalik ko nga, sabi ko, ganun ako maputlao na yun eh. Di ba nag-upload ako sa imo? Oo. Oh, yun. Tapos, pwede niya ako, gada na nga ni ito, maitom lang ko. Pwede ito, tapos tinignan ni Martin, sabi ni Martin, ma, matagas na baga. Dilamog siya nagpahirap ng ano. Nahiling ko lang ano na. Kaya sabi ko, magayon man siya pagkagadan niya. Dahil man siya yung bagang hirap na yung kataning may dyan. Si ano, anak, asawa ni ano, si Binge. Nakita ko may mga dugo pa yan dito. Yun yung namatay. Kasi tinawag akong kapitbahay namin. Nung namatay yun, may mga dugo pa siya dito eh. Pero sa... Pero si Alvin wala. Nakita ko lang ano. Na parang natutulog na. Yun lang. Nung ano, mga tatlong araw, talagang hirap man siya dahil nakikita ko hinga ng hinga, ang lalim ng hinga. Para bang hinahabol yung hininga, at maniwango na, ang tulak na yun makikita mo, ang lalim. Nagharong-haraw. Oo. Tapos, oo. Iyo. Tapos,
pigihiling niya ako, tapigihapunos ko sa bandok, sabi ko, kumain ka, kasi ako, pag hindi ka kumain, mamamatay ka, sabi ko sa kanya. Tapos, napakain ko lugaw, ayaw talaga, tinitikom yung bibig, ang ginagawa ko na lang yung subulak, baga, pigpunas, oh, kasi minsan parang tuyong-tuyo na yung labi niya. At saka pala pag ano, magadana, yung ngipin pala, na umaatras, ano, nag-atras baga sa ngipon niya, nahinig ko, ba't niya ako ganito ng ngipon kay na yun? Pumangit. Pumangit, parang nagsungke. Dati yung matibay yung ngipin na, maganda yung ngipin niya. Nagulat ako, sabi ko, ba't niya ako kay na yung ngipon kay na eh? Naswang. Parang, at saka, sige, ang dugo kang lugad niya. Sabi ni Marian, mama, bakit katas ng katas to? Ito, kung dumasulaan, dahil na naghahalay. Iyo? Ano daw? Yung laaswang daw nandoon, hindi na umaalis. Yun kaya, nga. Kaya, eh, naka-diaper man siya. Mag-ina. Oy! Sabi ko, thank you. Alas tres. Salamat ah! Ipakuha ka! Yung magbibigay ng pansit, alas tres daw kukunin. Oo. Tapos, yun. Ay, pig-aswang ito pag-araw ka ito. Aswang na kasi, dugo na daw yung lumalabas. Dugo na nga lumalabas, tumatagas. Tapos, yun na ito. Tapos, lilinisin namin ni Marian sa umaga. Mabaho. Mabaho. Tapos, sabi ni Marvin, ay sabi ni Marian, ang baho naman ma. Sabi ko, lagyan mo muna alcohol, tapos agwa, tapos betadine, kaya nagpaparong baga gigisan mo su betadine. Tapos sa gabi na naman, ganun na naman. Sabi ni Marian, Daddy, masakit ba? Hindi naman pakiramdam na yun eh, no? Oo, iyo. Sabi niya, ano kaya ito, buto? Sabi niya, kasi may puti doon, parang buto na ito ma. Hinukay na. Pinalikag na ito pang aswang. Eh? May aswang ba sa Manila? Meron! Dawa sa ay. Si Martin nga nakikinig na aswang yun. Ang gago. Akaya... Dawa ko rin mo na ayan na pinto. Saka, sinipsip na daw talaga yung dugo nun. Tapos, nilagyan ko ng bawang. Sabi mo bawang at saka asin. Sabi man ni Marian, ano, igigisa mo na yan. Paano pinapatay yung ilaw? Tapos, may ano, may rosaryo yung nilagyan. Nakabukas pa yung bintana. Oh. Kaya pag, sabi ni Marian, ano ba ito ma? Tagas ng tagas. Oh. Grabe yan.